Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences Channel, kung saan nagbabahagi ako ng mga experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Isa po sa pwedeng maging topic sa Sprechen ay Kinderbetreuung, kung paano po natin alagaan ang pasyente kung ito po ay bata. Ibibigay ko po ang German counterpart names ng mga objects or items na nasa picture, pati na po ang mga verbs na pwedeng gamitin. Kayo na po ang bahalang mag-construct ng sentences base po sa structures at styles na gusto nyo. Oh, 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 oh
After nyo pong i-describe ang nasa picture, sabihin nyo po kung sa palagay nyo, ano po bang activity or routine sa hospital ang nagaganap at nasa ang party po sila ng hospital. Ang mga posibleng itanong po sa atin ng proofer ay number 1, beachten. Ano po yung mga kailangan nating i-consider kung tayo po ay nag-aalaga ng batang pasyente? Number 2, problema. At number 3, lusungan. Ano po yung mga problemang na-encounter natin kung bata po ang pasyente natin at ano po yung mga solusyon na pwede nating gawin? Number 4, mas namin. Ano po yung mga intervention na dapat nating gawin kung bata po ang pasyente natin? Pwede rin po diyang itanong kung ano po yung mga task na nahihirapan tayong i-accomplish kung bata po ang pasyente natin. Number 5, herausforderungen. Ano po yung mga challenges na nai-encounter natin kung ang pasyente po natin ay bata? Number 6, erfarung o damainung. Sabihin po natin kung nakapag-alaga na po ba tayo ng batang pasyente, paano po ba natin sila hinandel at ano pong approach yung ginamit natin? Kung hindi naman po tayo nakapag-alaga, sa opinion po natin, paano po ba natin dapat i-handle kung ang pasyente po ay bata? Number 7, Unterschied. Ano po ang pinagkaiba kung tayo po ay nag-aalaga ng bata at kung tayo po ay nag-aalaga ng adult na pasyente? Yung mga posible po nating isagot ay number 1, freundlich und vertrauen aufbauen. Kailangan po friendly po tayo dun sa bata at makuha po natin yung loob niya. Number 2, mitspielend und einfache Wörter verwenden. Makipaglaro po tayo sa kanila at gumamit lang po tayo ng mga simpleng salita para po maintindihan tayo ng bata. Nummer 3, die Eltern nachfragen und mit ihnen zusammenarbeiten. Kailangan po nating makipag-coordinate dun sa mga magulang ng bata kasi po mas kilala po nila yung anak nila. Numa fia, kann nicht genauer erklären. Minsan yung mga bata hindi nila maipaliwanag kung ano yung nararamdaman nila. Numa fünf, Vertrauensbildung. Kailangan mabuild natin yung trust ng bata sa atin para mas mapadali yung trabaho natin. Numa 6, hard to be our Thailand. Nahihirapan tayong i-assess yung bata kasi it's either wala pa siyang tiwala sa atin or hindi pa siya nagsasalita. Numa 7, feel vivagen. Ang mga bata ay malilikot. Numa 8, kurze Aufmerksamkeit or short attention span.
or madali silang mainip. Numanoin, sensible sign, sensitive sila sa mga salita or sa mga actions na ginagawa sa kanila.